Magandang araw ulit sa inyo, mga tarantula lovers. Muli na naman nagbabalik sa inyong screen para pag-usapan ang isa na namang New World Tarantula. Pero bago ang lahat, huwag muna natin kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-comment at i-share mo na rin tong video na to para sa ikauunlad ng sambayan ng Pilipino. What the fuck? So yun na nga mga kahabi, umpisa na natin ang usapang ito dito lamang sa Exotic Talks. Paalala, hindi po ako eksperto at ang lahat ng sinasabi ko dito sa vlog na to ay batay lamang sa aking na research. Huwag nyo po sana akong i-bash guys. Topic natin ngayon ay tungkol sa matagal nang pinag-uusapang tarantula species, ang Brachypelma hamori. May mga tarantula keepers na nagsasabing ang Brachypelma hamori at Brachyperma smithii ay magkaibang tarantula. Pero may ibang mga keepers din na nagsasabi na iisa lang ito. Kayo, ano sa palagay nyo ang dapat na paniwalaan? Comment nyo lang sa comment box ang mga opinion nyo guys. Anyway, proceed na tayo guys sa ating topic for today. Kagaya ng mga Gramostola, ang Brachypelma hamori o smithii ay isa ring kalmadong tarantula. Napakadali nitong alagaan at pwedeng-pwedeng i-handle. Kahit na ito ay makamandag, napakaliit naman ng tsansa na ito ay makakagat. Nabubuhay ang mga female Mexican redknee sa hanggang 30 years sa wild. Pero in captivity keeping, depende na lang siguro yon sa pag-aalaga ng mga keepers. Mas maikli naman ang buhay ng mga male Mexican redknee na umabot lamang sa 5 taon. Kung growth rate naman ng pag-uusapan, ang Brachypelma hamori ay napakabagal magpalaki. Tungkol naman sa setup na enclosure ng mga Brachypelma hamori, kapag spiderling pa lang, dapat ang cocopit substrate ay kalahati ng enclosure nito. Siguraduhin ding lagi may sapat na moist ang substrate para lagi silang hydrated. Kapag juveniles na ang tarantula, pwede na itong lagyan ng water dish at konting mist na lang ang gagawin ninyo sa kanilang mga substrate. Iwasan din natin i-overfeed ang ating mga tarantula para maiwasan natin ang bad mold. Nangalap ako ng mga kadalasang tanong ng mga newbie keepers tungkol sa Brachypelma hamori. Unang tanong, totoo bang ang hamori ay delikado sa tao? Ang sabi sa Google search, the Mexican redknee tarantula is generally docile, easy to handle and harmless to human. Base naman guys sa aking experience, kung hindi naman natin siya iti-threaten o hindi naman natin sila i-stress, hindi naman sila mang-harm sa atin. Tayo rin naman kasi minsan ang nagbibigay sa kanila ng dahilan para agatin nila tayo, di ba? So yun guys, susunod na tanong. Kailangan ba ng hamori ng heating at ilaw? 60 hanggang 80 degrees Fahrenheit ang kailangan mong temperature kung ikaw ay may hamori at nakatira ka sa malalamig na bansa. Pero kung nakatira ka naman sa mga tropical countries kagaya ng Pilipinas, hindi mo na kailangan ito. At isa pa, ang mga tarantula ay nocturnal. Ibig sabihin, kaya nilang mag-adjust ang kanilang mga paningin sa madilim na lugar o gabi. Kaya hindi mo na rin kailangan mag-provide ng ilaw. Sunod, saang bansa nadiskubre ang hamori? Ang Brachypelma hamori ay nadiskubre sa bansang Mexico. Kaya siya nabansagang Mexican redknee. Actually, marami pa siyang kakulay. Kagaya ng Brachypelma bohemi, Brachypelma auratum, Brachypelma emilia, at Brachypelma classi.
So yun na mga guys, maraming salamat sa panonood. Naway may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko. Please like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Follow nyo na rin yung page ko, Exotic Talks. So yun na, maraming salamat ulit. Happy keeping. See you all next vlog, dito lang sa Exotic Talks.